Sound check, check. Amen! Magandang umaga po! Mga kapatid, tayo po lahat ay tumayo. Amen! Pwede bang pasalubungan natin ang Lord ng isang masigabong palak? Amen! Hallelujah! Sunday, gusto mo Sunday ulit? Meron ba dito na parang katas ng Sunday pero gusto mo ulit mag-Sunday na agad? Kasi makiki-fellowship tayo sa mga kapatiran na sasama-samang sasamba sa Lord. Amen? So sa umagang ito, ating pong ihanda ang ating pagpupuri sa Lord. And if you're going to go back sa Revelations chapter 5, nasabi po doon, di ba, John was weeping nung nasa heaven siya, dinala ng Lord. Bakit? Kasi there was no one worthy. Diba sabi? Yung preaching ni Ate Bian, no? There was no one worthy to open the scroll para dun sa mga seals na bubuksan. Pero sabi, one of the 24 elders says, John, huwag ka umiyak. Bakit? Because the lion of the tribe of Judah is worthy. No, Jesus Christ, the Lion of Judah, is found worthy to open the scroll. Amen? At yung scroll, hindi yan judgment. Yung scroll ay invitation and warning for the people to repent and return to God. Amen? So right now, patuloy natin pupurihin si Jesus Christ, the root of David, the Lion of Judah. Hallelujah! Come on! Panginoon,
That means those who are humble will be saved, will be raised up. And like the mountain, the proud ones will be made low. So let's prepare the way for the Lord. Amen? Yes. Hallelujah. Let's prepare the way. Prepare the way. Prepare the way of the Lord. Prepare the way. Prepare the way of the Lord. Prepare the way. Prepare the way of the Lord. Prepare the way. Church. About you. Hallelujah. Church, prepare your hearts to worship the Lord. Oh, hallelujah. Hallelujah. Participate. Sing with the angels and sing with the saints of God. Sing hallelujah. Hallelujah.
everybody, let's sing. Hallelujah.
Of all our crowns, Lord. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Even yung buhay mo, galing kanya. You are worthy of it all. Lord God, you are worthy of everything. Lord, for from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all.
Kristiyano, hanap ka ng partner, harap ka. Yan, alam to ng mga tagan. Harap ka, yan, harap. Kung ka nakapartner, harapin mo. Ito yung bati ang Kristiyano, dali natin sa LIfegiver. Ayan, dito. Ide-demo namin sa inyo. No? Ito yung mga kalokohan namin sa ulo. Ito yung bati ang Kristiyano, sabihin mo, God bless you. Hindi. Yan. God bless you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen! Yes! Again. Harap ka sa katabi. Huwag ka sa hangin makipagkamay. Find your partner. Mamaya, mag-dip-dip tayo. Sige. Find your partner. Again, God bless you. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen! Hanap ka ulit. Last na, hanap ka ng ibang ka-partner. Wala nang demo. Next week, magdi-dip-dip tayo para sa'yo. Okay, again, sabihin mo ah, God bless you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen! Ayun, sige po, kayo po ay makaupin. Amen! Amen. Amen. Ito pala yung tanong dapat. Sinong naniniwala na na-bless niya ang Lord through his or her worship? Amen. Amen. So ngayon, ibe-bless natin ang Lord through our giving. Yan. Sige po, pakilak po muna yung mga pinto. Walang lalabas, walang magsi-CR. Kasi usually, pag-giving na, ay, pupunta ako Watson, bibili akong tubig. Hindi. Buksan po natin ang ating Bible sa Proverbs chapter 10, verse 22. Ayan. Sino po ditong gustong ma-promote? Ayan. Usapang promotion tayo ngayon. Yun. Amen, di ba? Ma-promote hindi lang sa trabaho, kundi kunyari sa antas ng buhay niya. Ma-promote sa level ng faith niya. Ma-promote sa level ng relationship niya kay Lord, ma-promote sa kahit saang bagay. Sige po, basahin natin ang Proverbs chapter 10, verse 22. Ang sabi doon sa NIV, "The blessing of the Lord brings wealth without painful toil for it." Pero gusto po dito yung sa contemporary English version, ang sabi doon, "When the Lord blesses you with riches, you have nothing to regret." Ayan. Meron po bang, matanong ko po kayo, meron po bang panahon or sitwasyon sa buhay nyo na parang may na-achieve kayo na feeling nyo blessing ni Lord to eh, pero parang ambigat? May ganun po bang, ako lang nakaranas ng ganun? Yung pinaghirapan mo, pinagtrabahuhan mo, nung na-achieve mo, parang hindi ka fulfilled? May ganun po ba? Oh, wait lang, may na-achieve ba? Hindi.
naniniwala ako ng bawat isa ay may personal achievement, personal goal. Pero meron po siguro, siguro, baka sa akin na lang, na may time na kahit anong pagod mo, kahit anong hirap mo, in-achieve mo, yes, na-recognize ka ng tao, pero parang empty pa rin. May ganun po ba, di ba? Kasi, unang-una po, ayan, sabi dito, ang blessing ng Lord ay grace. Di ba? Pag sinabi pong grace, yun ay ano, undeserved. Eh paano, Joe, kapag ano, pinaghirapan ko naman, pinagtrabahuhan ko, na-achieve ko. Sabi dito, ang blessing ng Lord ay grace. Hindi mo kailangan paghirapan. Pero, yung effort or yung toil natin, yung paghihirap natin, yung pagpupursige natin, ay papasok yun sa stewardship. Tama po ba? Kasi yung blessing na yun, si Lord na yung nagbigay nun eh. Parang mga talents natin, trabaho natin, di ba? Kahit anong OT ko, hindi pa rin ako ma-promote. Pero, maraming tao na walang trabaho, ganun, di ba? And, sabi ito, katulad nila Adam and Eve, di ba po? Bago mabuhay si Adam at Eve, naka-ready na yung blessings. Naka-ready na yung chibog nila, di ba? Wala pa samgip nun eh, gulay-gulay muna. Naka-ready na yung pagkain nila, pero may stewardship, may command sa kanila si Lord na ganito yung dapat yung gawin, ganito yung trabaho nyo. And dun po papasok yung effort natin. Pero yung blessing ni Lord, laging ready yan. Okay? Mas nauuna ang grace of blessing kesa sa toil natin. And idugtong ko lang po dito, sabi sa Psalm 75, verse 6 to 7, "For promotion comes neither from east, nor from the west, nor from the south, but God is the judge. He put down one and set up another." So, yun nga po, minsan nga kahit anong hirap natin, kahit anong pagod natin, hindi siya maging fruitful. Kasi baka naman sarili lang natin yun. Baka naman tayo lang yun. Kasi minsan gusto ni Lord na yung blessing niya, hindi makredit sa'yo kasi baka lumaki ulo natin. Diba sabi nga po, easy money, ay ano yun? Easy gain, easy loss. Kapag parang easy money, madali ring mawala, diba? May nababalitaan tayo na nanalo sa mga loto, ganyan, tas wala, hindi naman nila napalago kasi parang easy money. So, gusto ni Lord na matutupo tayo bilang stewards o mga mabubuting katiwala, and yung blessing and yung fulfillment ba nung blessing na yun ay dadating din po yun na mararamdaman natin na merong something na accomplishment talaga kahit hindi mo na achieve, parang kahit second place ka lang, ang saya mo kasi alam mong si Lord yun, diba? Minsan po kasi hindi talaga tayo dinadala ni Lord sa pinakatuktok kasi baka makredit natin sa sarili natin. Hindi, ang galing ko. Nag-review kasi ako, kaya top-notcher ako sa board. Nag-review kasi ako, kaya ang galing ko, di ba? Masyado kasi akong magaling magtrabaho, kaya na-promote ako. Minsan po, hindi ganun nangyayari ang mga bagay-bagay. Kasi nga, tayo bilang anak ni Lord, tinuturuan niya po tayo na maging dependent sa kanya. Di ba? May times kasi na, Lord, kaya ko na to, ako nang bahala. Diyan ka lang. Pero ano, wala, GG. Failed, di ba? And kwento ko lang po yung parang fulfillment na yun, yung parang blessing, nangyari po yun sa akin dun sa una kong kotse. So feeling ko, uy, achiever ako, nagkaroon ako ng kotse. Pero sa likod ng lahat na yun, may compromise kasi dinuya ako yung ano, dinaya ako yung sweldo ko para mabilis ma-approve or mas mabilis ma-approve. So sa tingin ko, parang blessing siya kasi nagkaroon ako ng kotse, ganyan, nagagamit naman. Pero eventually, parang naging burden siya. Balikan natin yung verse natin, sabi sa Proverbs 10:22, "The blessing of the Lord brings wealth and He adds no trouble." So kung yung mga trabaho mo, trouble na, sabi ni Taylor Swift, trouble. Kung nauubos na yung oras mo sa work, di ka na nakapag-Sunday, ngayari, kaka-OT mo ng Saturday night, di ka na nakapag-church, ganyan. Ay hindi, may replay naman eh. De, pero iba pa rin nandito ka. Yun, kung yung tingin mo yung mga bagay na dapat blessing ay napapalayo ka kay Lord, check mo kasi baka yan yung maging downfall mo. So ayun po, kwento ko lang yun. Sa madaling sabi, yung kotse na yun ay ano, naisauli ko. So pumangit yung credit ko kasi nga nag-compromise ako. Na feeling ko blessing pero hindi. Ngayon,
yung kotse ngayon, kung sino pong may knowledge sa mga credit score, di ba? Kunyari, nagsauli ka ng kotse, papangit na yung credit score mo, so hindi ka na nila bibigyan ulit ng loan. Pero nakakatuwa po kasi na-approve po yung loan, ganyan, naging smooth, and hindi na kami somehow problemado. Kasi, yun nga, unang po sa lahat, ang blessing, walang compromise yan. So, ayun, masyado na mahaba. Preaching na. Hindi. Gusto ko lang pong i-share na yung blessing po ni Lord talaga is nakakagaan. Katulad ng sinabi niya sa John 10:10 na ako'y naparito para bigyan ka ng magandang buhay. Sa ano yun, Jow version yan. De, pero yun po, kung reminder lang po siguro sa atin na yung blesser, yung pag-focusan natin, hindi yung blessing. Kasi sa isang iglap, isang snap, pwedeng mawala lahat ng blessing. Pero yung blesser pa rin, yung dapat nating focus. Okay po? Sige po, tayo po'y tumayo. And yung mga offering natin, iangat po natin, i-ganun po natin. Kasi kunyari GCash, sige, cellphone mo na lang iangat mo. Sige po, let's pray. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Lord, salamat sa biyaya nyo and patuloy na pag-remind nyo sa amin, Lord God, na ang mga blessing sa mundong ito, Lord God, ay temporary. At wala pong saysay yun, Lord God, kung wala po kami sa inyo at hindi po namin kayo napapapurihan through that blessings, Lord God. Salamat for giving us the chance, Lord God, the opportunity to be stewards, Lord God, to be managers ng mga blessing na ito. And tulungan nyo kami na maging mabuting katiwala, Lord, para pagbalik nyo, sasabihan nyo kami ng well done, my good and faithful servant. Lord God, salamat, Lord God, and we pray for these tithes, for these offerings, Lord God, na maging channel of blessing din sa iba, Lord God, and maging seed namin for our future families, Lord God, for our mga kamag-anak namin na hindi pa nakakakilala sa inyo, Lord God. Let this offering, let this tithes, Panginoon, maging seed namin, Lord God, seed of faith, Panginoon, na someday makakasama namin sila na nagpupuri sa inyo, Lord God. Salamat, Lord God. We pray for your blessing, Lord God, yung magaan na blessing, Lord God, na hindi namin, Lord God, burden, Lord God. And we pray, Lord God, for financial breakthrough sa bawat isa, Lord God. We also pray for our church, Lord God, sa mga plans ng church namin, Lord God, to level up, Lord God. Nandun po yung guidance nyo, Lord God. Nandun po yung provision nyo, Lord God. For there is vision, there will always be provision, Panginoon. Salamat, God. Ikaw ang mapapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's give. Amen. Alright. Purihin po, Panginoon. Minsan nga po, palakpan po natin ang Lord. Yan. Let's worship Him. Sabi nga ng kanita natin kanina, He is worthy of it all. Ayan. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo na karapat-dapat natin sambahin ng Panginoon? Amen. Alright. Sige po. So, magtutuloy po tayo sa ating theme. Itong mga buwan na ito. Ayan, medyo mahaba po kasi. And pa-excite na yung pinag-aaralan po natin. Tama po ba? Agree po ba tayo doon? Ayan. And marami po nagtatanong sa akin kung kailan daw matatapos yung theme natin about Revelation. Sabi ko, sige, bilang kayo, ano na ba tayo ngayon? Revelation. Last week, ano po yung chapter na pinag-aaralan natin? Chapter 6. So bilang ka hanggang 22, ilang Sundays pa yun. Ayan, hindi ko alam kung anong gagawin. Pero yan, so pag-aaralan po natin yan, chapter by chapter yan, mahihimay natin yung Revelation. So ito pong Sunday na to, yan, pag-uusapan po natin. Actually, nung last Sunday, natapos po ba natin yung chapter 6? Po? Ayun, hindi po natin natapos yung last week yung chapter 6. So ano pong gagawin natin kay Pastor dito? Yan. So, dinuskas mo na ng last week, yan, yung four horsemen. Yan. Actually, hanggang verse, ano lang yon, verse 8. Yan. Meron pa tayong verses 9 through 17. Ayan. Dahil ako yung susunod, wala akong choice, kundi sundan yon. At daanan po natin na mabilis yon, and then pasok po tayo sa Revelation 7.
Alright, okay po ba kayo doon? Okay, so bago po ang lahat, yan, panoorin po muna natin ang ating video clip para mas ma-visualize po natin ano po yung patungkol saan ang chapter 7. Alright, sige po. Revelation 7. After this, I saw four angels standing at the four corners of the earth, holding back the four winds of the earth, I saw that no wind might blow on the earth or sea or against any tree. Holding back the four winds. Then I saw another angel ascending from the rising of the sun with the seal of the living God. And he called with a loud voice to the four angels who had been given power to harm earth and sea, saying, "Do not harm the earth or the sea or the trees until we have sealed the servants of our God on their foreheads." And I heard the number of the sealed, 144,000 sealed from every tribe of the sons of Israel. 12,000 from the tribe of Judah were sealed. 12,000 from the tribe of Reuben. 12,000 from the tribe of Gad. 12,000 from the tribe of Asher. 12,000 from the tribe of Naphtali. 12,000 from the tribe of Manasseh. 12,000 from the tribe of Simeon. 12,000 from the tribe of Levi. 12,000 from the tribe of Issachar. 12,000 from the tribe of Zebulun. 12,000 from the tribe of Joseph. 12,000 from the tribe of Benjamin were sealed. After this, I looked, and behold, a great multitude that no one could number, from every nation, from all tribes and peoples and languages, standing before the throne and before the Lamb, clothed in white robes with palm branches in their hands, and crying out with a loud voice, "Salvation belongs to our God, who sits on the throne, and to the Lamb." And all the angels were standing around the throne and around the elders and the four living creatures. And they fell on their faces before the throne and worshipped God, saying, "Amen. Blessing and glory and wisdom and thanksgiving and honor and power and might be to our God forever and ever. Amen." Then one of the elders addressed me, saying, "Who are these clothed in white robes, and from where have they come?" I said to him, "Sir, you know." And he said to me, "These are the ones coming out of the great tribulation. They have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Therefore, they are before the throne of God and serve him day and night in his temple. And he who sits on the throne will shelter them with his presence. They shall hunger no more, neither thirst any more. The sun shall not strike them, nor any scorching heat. For the Lamb in the midst of the throne will be their shepherd, and he will guide them to springs of living water. And God will wipe away every tear from their eyes." Amen. Tayo po lahat ay tumayo. Ayan, sakit. yung spotlight naman. Okay, sige, tayo po lahat ay tumayo. Yan, at tayo po yung manalangin sa Lord. Hallelujah. Lord, maraming po salamat. And you are worthy of it all, Panginoon. We glorify you. We honor you, Panginoon. And right now, Lord, we will talk about chapter 7 and a part of chapter 6. Lord, we pray, Lord God, na bigyan niyo po kami ng knowledge and wisdom as we understand your word. And may just be an excitement for us, Lord, na maintindihan, Lord, yung salita mo, lalo na sa Revelation, dahil alam po namin na ito po, even Lord, this is a prophecy, a revelation for the future. Lord, this will also give something great, Lord God, will do something great sa buhay po namin ngayon. Lord, so we honor you, we bless you, Lord. Make our hearts as a good soil para po pag narinig po namin yung salita, Lord God, ito po itutubo sa aming mga buhay, Lord. Again, Lord, we honor and we bless you for you deserve it and you are worthy of it, Panginoon. We praise you, we honor you. This we pray in Jesus' name. Amen. Alright? So, yan. So, naintindihan niyo po ba yung pinanood natin? Sino po hindi nakaintindi? Taas kamay.
So magpapa-exam po mamaya, ah. Pag hindi nyo nasagot, papako po sa krus. Joke lang. So sige, daanan po natin yun mamaya. So bago po natin daanan yung or pasadaan yung chapter 7, mabilis lang po tayo sa chapter 6, verse 9 to 17. Yan, so tignan po natin yung mga pangyayari. Ah. So nung last week, pinag-usapan po natin yung four horsemen, di ba? May mga dumating na mga taong nakasakay sa kabayo, tapos iba-iba yung interpretation nito, di ba? Yung red, yung white, yung black, and yung pale. Yan. And right now, yan. So after nun, yan. So pang-apat na seal pa lang nabubuksan. Di ba? Naalala nyo, seven seals yung bubuksan ng lamb. Okay? So pagdating ng fifth seal, yan. Ito na yon. Verse 9. Ay, sorry po. Meron pala remote. Verse 9, when he opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of those who had been slain because of the word of God and the testimony they had maintained. They called out in a loud voice, "How long, sovereign Lord, holy and true, until you judge the inhabitants of the earth and avenge our blood?" Then each of them was given a white robe, and they were told to wait a little longer until the full number of their fellow servants, their brothers and sisters, were killed just as they had been. Okay, so fast track, yun po yung nakita natin kanina, di ba, yung mga naka-white robes. Yan, sila daw yung naging martyrs, yan, para sa pangalan ng Panginoon. So that was the fifth seal. Sixth seal, I watched as he opened the sixth seal. Verse 12, I watched as he opened the sixth seal. There was a great earthquake. The sun turned black like sackcloth made of goat hair. The whole moon turned blood red. Ayan, parang amdalas na natin makakita ngayon ng ano, no? Blood moon. Tama ba? Parang normal na lang siya. And the stars in the sky fell to earth as figs drop from a fig tree when shaken by a strong wind. The heavens receded like a scroll being rolled up, and every mountain and island was removed from its place. Ito yung kinakanta natin kanina, no? Let valleys rise up and mountains, ano yan? Bow down. So nagkakaroon ng ano, ng shakening, nagkakaroon ng kakaibahan na sa nature. Yung araw naging itim, yung buwan naging pula. Yan, at yung kung ano, yung mountains, yung islands, sa tanggal dun sa lugar nila. That was the sixth scroll. Okay, so pag-aaralan po ba natin yung susunod na scroll? Ay, sorry, seal pala. Sixth seal. Okay, next, hindi po natin pag-aaralan yung seventh seal kasi kay Pastor Mac yun next week. Yan, so ano nangyari ngayon? So yung pagdating ng sixth seal, ayan, bubuksan na nila yung seventh seal kung saan parang halal, di ba? Parang yung mga tao, nagpapanik na kasi nga kung ano-ano na nangyayari. Actually, yan, sa verse 15, kung babasahin natin yan, then the kings of the earth, the princes, the generals, the rich, the mighty, and everyone else, both slave and free, hid in caves and among the rocks of the mountains. They called to the mountains and the rocks, "Fall on us and hide us from the face of him who sits on the throne and from the wrath of the Lamb. For the great day of their wrath has come, and who can withstand it?" So sabi po nila, in short, lahat ng tao, mayaman, mahirap, may posisyon sa gobyerno o ano, slave, anong ginawa nila? Nagtago daw po sila sa kuweba para ano? Sabi nila, yung kuweba, ano, bumagsak ka nila sa amin kesa maharap namin yung wrath na paparating sa atin. And that is the seventh seal. Yan, so yan. So yun yung ano, yun yung mangyayari dung time na yon. So and nakita natin pagdating sa chapter 7, yan, 'di ba? Nakita natin meron daw may four angels daw dun sa four corners of the earth na they are about to open or release the wrath of God. Yan, pero nakita natin meron daw angel from the east na biglang dumating. Sabi niya, "Oy, tigil niyo, teka lang." Yan, i-seal natin yung mga taong nagtitiwala sa Diyos para hindi sila makasama dun sa wrath ng Diyos. Amen. Sino po dito nakabasa ng devotional kanina? Yung sinend sa groups. Diba, pinag-usapan doon yung ano, yung sa Ezekiel, yung seals, na sabi, hindi
bago ibigay yung judgment, ilagay muna yung seal doon sa mga taong nalungkot dahil sa mga pangyayari sa, na masama sa Israel at hindi sila napahamak. So parang ganun yung nangyari. So before i-release yung seventh seal, yon ang nangyari is pinahinto at nilagyan muna ng selyo lahat ng mga taong naniniwala sa Diyos. Okay? Pero gusto mo mag-concentrate doon sa last verse. Ayan, sorry, hindi ko po nalabas kanina. Ayan, so verse 17, yan. Dito yung sabi ko 16, gusto na lang nila magpahamatay. And 17, yan. The great day of day of their wrath has come, and who can withstand it? Okay, so yan, ang topic po natin ngayon, who can withstand? Yan. Sino po ang kayang humarap dun sa parating? Okay? So, when everyone saw what is about to happen, everyone was terrified, 'di ba? Lahat po ng mga tao, sabi ko nga kanina, 'di ba? Lahat gusto na lang mamatay kaysa maharap yung galit ng kordero, yung wrath of the lamb. So, nakakatakot, 'di ba? Nakakapangamba na ganun yung mangyayari. And siguro ngayon habang pinapakinggan niyo po ako, parang nakakatakot, tama po ba? Nakakatakot po ba yung parating panahon? Yung mga lahat nga, pati daw yung hari, natakot, magpapahamatay na lang para hindi maharap yung wrath na parating. So, kung papahinggan po natin, parang o nga nakakatakot. Ayan, naalala po, habang tumatanda po ako, yan, at alam nyo naman po na medyo matagal na ako sa simbahan. Yan, lumaki na ako at lahat, yan. Literally at physically. Yan. So, naalala po, pag dinidiscuss lagi about revelation, trumpets, ano pa ba, mga tribulation, rapture, yung mga ganyan about revelation, natatakot ako. Ayokong pakinggan masyado, ayokong intindihin, lalo na ng mga bata ako. Kahit yung nasa youth ako, ayokong pinapag-aralan yung revelation. Naalala po, meron isang beses, grade 4 po yun, alala ko. Nagkasakit po ako kasi. So, umabsent ako sa eskwelahan. So, nakatulog ako. Pagising ko, wala yung nanay ko, tatay ko nagtatrabaho. So, walang tao sa bahay. Ako lang mag-isa. Kala ko na-rapture na talaga. So, nagpanik talaga ako. Pumunta ako sa taas. Walang tao. Naisip ko po talaga, yung bibitaw na lang doon sa hagdan namin para mamatay na lang ako. Seryoso po talaga, yun talaga yung gusto mong mangyari. Hindi siguro alam ng mga magulang ko to. Pero yun po talaga, sabi ko, ay teka lang, kasi may narinig akong umiiyak na baby sa labas, baka maghahanap ako ng baby, kasi pag may baby daw, mararapture din daw yun, kaya hindi daw, so lumabas ako, naalala ko, wala pa akong tsinelas. Panic talaga ako. Paglabas ko, nakita ko yung nanay ko pabalik, pumunta lang pala ng palengke. Yan. So, di ba, saya. Buti na lang hindi nagpahamatay. So, dalawa lang po yung kinakatakutan ko nung bata ako. Yan. Revelation tsaka circumcision. Yan. So, parehas yung dulo noon. Tapos napangasawa ko, Donna. So, kaya siguro takot din ako sa kanya. Yeah, pero kidding aside po, dapat po ba talaga tayong matakot pag pinag-uusapan natin yung revelation? Yan yung katulad ng mga taong nabasa natin. Yan. Kailan po ba natin katakutan? Yan. Sagutin po natin yan sa mga susunod na points natin. Alright? So, gusto pong pag-aralan natin, ano po ba yung matututunan natin dito sa chapter 7 na to, kasama ng chapter 6? Alright, so what can we learn from Revelation 6, 9 to 17 and chapter 7? Number, ayan. Yan, sa verse 16 and 17, sabi po dyan, they called to the mountains and the rocks, fall on us and hide us from the face of him who sits on the throne and from the wrath of the Lamb. So, hinighlight ko po dyan no, yung him, to him who sits on the throne. So, what are the things that we can learn in these passages? Number one, yan, it will remind us that God is on the throne. Amen po ba? It will remind us that God is on the throne. Nasa, trono. Yan. At hinimay-himay ko po ito nung binabasa ko po siya. Ano po ba ibig sabihin ng trono? Yan, pag nakakita po tayo ng trono, nakakita na po ba kayo ng totoong trono? Sino po nakakita ng totoong trono?
Napunta tayo sa mga bansang may kaharian. Yan. Parang siguro wala pa po sa atin. Siguro sa ano lang sa mga picture. Yan, katulad niyan. Okay, so ano po ba ibig sabihin ng trono? Okay, letter A, throne represents power and authority. Yan. Sino pong may alam ng trono na yan? Meron po bang may alam? Yan, yung... Ano po to? Ay, sa Game of Thrones. Anong tawag sa throne na yan? Ayan, kung ano man tawag dyan, di rin ako fan nun eh. Pero makikita po natin sa mga movies na with monarchs yan. Lagi pong pag sinabing hari o kingdom, laging may ano, laging may trono na pinoportray. Katulad po niyan, yan napakasikat na Game of Thrones. Tama po ba? And this should bring us back kung ano ba ibig sabihin ng trono, 'di ba? Pag trono, kung napanood niyo po yung ano, may napanood kasi yung onting parts ng ano eh, ng Game of Thrones. Parang pagdadalin sa trono, parang either papatayin siya, 'di ba? O may gagawin sa kanya yung hari, yan. And this should ano bring us back to the fear of God and not just to the fear of what chaos is about to happen. Yan. Nagets po 'yon. Pag nakita po natin yung trono, lalo na pag binabasa natin ang Revelations, minsan parang nakala, nakakatakot, i-judge ako ng Diyos, parang ganun, o ipaparusahan ako ng Diyos. Pero imbis na dapat ganun po yung mindset natin, na dun tayo sa parusa natatakot, dapat po yung fear natin, eh, yun dun sa nakaupo, dun sa trono. Amen po ba? And sa buhay po natin, yun na, di ba, mas natatakot tayo sa problema kaysa sa Lord. Tama po ba? Nangyari na po ba sa buhay niyo yun? Ako po madalas yun eh. Yung kunyari, may sakit ka, tapos pupunta ka sa church, ay, parang hindi na lang pupunta kasi, ano, maintindihan naman ako ng Lord. Kasi, di ba, parang masama yung pakiramdam ko, inuubo ako, sinisipon. Ay, kanina naalala ko, hindi ko po alam kung naka-attend po kayong lahat sa Saturday na ano po natin, na prayer works. Pero nung chineer ko po doon, na-diagnose po ako na meron po akong heel spur. Yan. Kung napansin niyo po kanina, medyo ika-ika ako. Ano ibig sabihin nun? Yung ito pong buto, ito kunyari po ito po yung paa. Yung dulo po nun, para may tumubo pang buto. So pag naglalakad po ako, masakit. So, kanina, nag-worship po, natitempo talaga ako na ano, na umupo. Kasi naitindihan naman na ng Lord, kasi sakit talaga pag matagal na nakatayo. Yan. Kaya po dito ako sa kanan, naka-ano ng weight ko. So, kanina nag-worship ako, gusto talagang ano, umupo, natitempt talaga ako umupo. Pero naalala ko yung ginawa ni Kristo sa krus na ilang oras daw po siya nakapako sa krus. Di ba, 6 hours, di ba, para sa akin, para sa iyo. So, di ba, para sa, ano ba tong ano na to? Di ba, yung onting sakit para mapakita ko na worthy ang Lord ng papuri ko. Amen po ba? Yan. And minsan din, ano pa ba? Sa tithes, di ba? Or sa offering, minsan, Lord, kulang na ako. Maintindihan mo naman ako, di ba? Hindi na ako magbibigay ngayong Sunday, next Sunday na lang, or next sweldo na lang, pag nakaluwag-luwag na ako. Amen. Nakita niyo po yung point. Imbis na natatakot tayo sa Lord, ang natatakot tayo dun sa problema. Amen. We are tricked by the enemy to see the fear we have on the problem, not the power of God that can solve our problems. Amen. And we should believe and love the book of Revelations with the heart and mind that knows that the Lord is in control of everything. At kakampi natin siya. Di ba, pag binabasa po natin yung Revelations, dapat yung thought, yung ano natin, yung mindset natin, ay ano ba yung mangyayari dun sa mga taong hindi naniwala sa Diyos? Versus, hala, ano yung mangyayari? Kasi ito na, parating na yung mga danger. Okay, so pinapaalala po sa atin ng Lord through revelation na He is in control and He has the power and authority over everything. So at the end, hindi natin dapat matakot dahil, lalo na kung alam nyo po na, alam po natin na nasa Lord talaga tayo. Kasi, kumbaga, yung sa story, kahampi tayo sa bida. Amen. At sa dulo, tayo yung mananalo. So dapat wala tayong dapat ikatakot. Amen? Amen po ba? Amen. So, matatakot pa po ba kayo magbasa ng Revelations? Ayan, dapat hindi na. Alright, sige. Letter B, ano pa po yung ibig sabihin ng throne? Throne represents justice. Amen. So, justice is feared upon only by the guilty. Naniniwala po ba kayo doon? Na ang hustisya, kinakatakutan lang ng mga taong guilty. For example, may pumatay, may kaso, may pumatay. Ang natatakot lang na
ma-serve yung justice, yung pumatay kasi malalaman yung sikreto niya. Pero in fact, pag nabigay yung justice, mag-rejoice yung naagrabyado. Tama po ba? So ganun din po, ganun din sa Revelation. Okay, hindi dapat po siya maging concern natin na hala, yung justice ng Lord pupunta sa ano sa mundo para, 'di ba? Hindi kasi yung justice na 'yon, okay, magbibigay sa atin ng ano rejoicing at magbibigay sa atin ng pag-worship sa Lord dahil nagtagumpay ang Panginoon at na-serve ang justice. Naalala niyo po yung binasa natin kanina sa ano sa Revelation 6, yung sa fifth seal. Ano po daw yung fifth seal? Yung mga martyrs, di ba? Nung binuksan, nakita sa altar yung mga dugo ng mga taong sumamba sa Diyos at binigay buhay para sa Kanya, sa Kanyang pangalan. Tapos ano yung sabi ng mga taong yun? Lord, kailan mo kami i-avenge? Kailan mo kami ipagtatanggol dun sa mundo na umagrabyado sa amin? Kasi ang ginawa lang naman namin, sinunod namin kayo eh. Di ba? Yun yung sabi nila. And this is a reminder, okay, yung throne, a reminder na nagbibigay ng Diyos ng justice. Amen. And likewise, sa buhay po natin, meron po bang injustices na nangyari? Yan, meron po bang nag-agrabyado sa atin? Meron po bang parang unfair na nangyari sa buhay natin? Yan, pinapaalala sa atin ng Lord that He is on the throne. At ibig sabihin nun, He will give justice in due time. Amen po ba? Alright, bilisan ko na po. C, ano po yung nirepresent ng throne? Yan, throne represents God's mercy seat. Ayan. Okay, so pag nasa trono, ibig sabihin siya yung nagbibigay ng hatol, okay, para doon sa may sa guilty at nagbibigay ng kaawaan o ng pagpapala doon sa naagrabyado. Amen po ba? In chapter 7 yan, we saw how the four angels were ready to release God's wrath, yet was stopped by another angel and said to not to harm the land, sea or trees until they put a seal on the foreheads of the servants of God. Amen. So yan, basahin po natin mabilis. After this, I saw four angels. Ayan. Actually, hindi ko na babasahin pala kasi mahaba. Pero yung babalikan po natin yung video pinanood natin, may apat na angels about to release the wrath. May dumating na isang angel, sabi, bago nyo gawin yan, lagyan natin ng selyo lahat ng mga sa Diyos. Okay? And then, yan, do not harm the land or sea or trees until we put a seal on the foreheads of the servants of God. Then, yan, verse 4, then I heard the number of those who were sealed, 144,000 from all the tribes of Israel. Yan, pag-usapan po natin mamaya yung, sorry, ayan. Yan, yung sa verse 3, 144,000. Pag-usapan po natin yung 144,000 na yan kanina. Pero balik po tayo sa topic natin, who can withstand? Yan. So kung naalala nyo po, bago yung sa last verse ng chapter 6, yung mga tao ay, anong ginagawa nila? Nagtatakbuhan, nagtatago, okay na, gusto nalang magpakamatay, kasi who can withstand the wrath of God? Okay, pagdating sa verse 7, sinagot yon, okay? Who can withstand the wrath of God? Yan, itong mga servants ng Diyos, kasama na yung 144,000 at babasahin pa natin, marami pang iba na hindi mabilang. Okay, hindi mabilang. Alright, sige. Naalala ko po tuloy yung 10 plagues of Egypt. Yan, napakita ko na kanina. 10 plagues of Egypt. Yung 10th plague, yan, yung 10th plague, ano daw yun? Mali yung spelling. Death of firstborn. Yan, yung unang pinanganak. Maging tao, maski hayop, okay, mamamatay dahil hindi nila sinusunod ang Diyos. Okay? So, pero anong ginawa nila? Yung bansang Israel, inutusan sila ng Diyos na maglagay ng dugo ng kordero, okay, sa mga pillars ng kanilang mga pinto. Yan, nakita nyo naman po dyan sa picture. Naglagay sila ng dugo dun sa pillars ng pinto nila para pag dumaan daw yung angel of death, hindi sila maaano. Amen? Hindi sila maaano. Okay? So, ganun din yung nangyari ng Revelation. Naglagay sila ng selyo, okay, para hindi maano yung mga servants of God. At nakita natin doon, pwede pala mangyari na merong wrath of God, pero hindi naapektuhan yung mga anak ng Diyos. Pwede palang may problema ang mundo, pwede palang merong struggle ang mundo,
Pwede palang naghihirap ang mundo, walang makain ang mundo, may gera ang mundo, pero yung mga anak ng Diyos, yung mga servants ng Diyos, basta may selyo ng Diyos, hindi maaano. Amen po ba? Amen? Alright. So, ganun din dito, naalala niyo yung Egypt, di ba? Sa lahat ng plagues, dilim, may salot, kung ano nangyari sa kanila. Pero yung bayan ng Israel, nagre-rejoice siya, parang walang nangyari. Nag-iiyakan yung paligid nila, yung mga anak ng Diyos, masaya sila dahil naligtas sila. Likewise, ganun din yung mangyayari in the future. Okay, when the Lord is about to release the wrath of God, He will save those who is His. Okay, yung sa Kanya. And that is because of God's mercy seat. He decided na, ay, ayokong mahirapan yung mga anak ko, kaya kailangan ililigtas ko to. Amen? Amen. Kasama ka po ba doon? Amen? Lord, hindi kami mapahing na hindi kami kasama doon. So dapat, pag binabasa natin yung Revelation, okay, dapat ganung ano pananaw. Ay, Lord, nag-rejoice kami kasi hindi kami makakasama dito sa binabasa namin. Amen? Basta meron tayong selyo ng Diyos. Amen. All right. So that is the kung ano yung ano ibig sabihin ng thrones. All right? And number two, ano pa po yung may matututunan natin dito sa mga binasa natin. Yan. Number two, we are warned of turning from God. Yan. We are warned from turning from God. Okay? Matthew 24:13. Sabi po dito, but the one who stands firm to the end will be save. Kuya, pinanganak po ako sa ano eh, sa Christian family. Tapos, lumaki naman ako nasa church. So, okay naman po yun, no? Hanggang kahit hindi na ako mag ano. Ano sabi po ng verse? Yan. Who stands firm to the end will be saved. Okay, game po tayo. Sino po dito ang gusto ng ano, prize? Yan. Pero bibigay ko next week para pumunta po kayo. Okay, ready na ba? Okay, ang unang makasagot, taas lang po yung kamay. Yan, and then ibibigay ko po yung prize next week. Okay po, ready na? Okay, sagutin niyo po ito. Magtaas po ng kamay yung makasagot, ha? Okay. Sino ang dalawang tribe of Israel ang hindi nakasama sa 144,000? Di ba kanina binasa, 12,000 itong tribe na to, 12,000 itong tribe na to, 12,000 itong tribe na to. Meron pong dalawang tribes of Israel na hindi nakasama. Sino po? Mali po. Nandun si Levi. Pastor Mac. Ha? Tribe di David? Walang tribe si David. Hindi siya kasama sa 12 tribes of Israel. 12 tribes of Israel. Clue. Tama yung isa, Dan. Sino yung isa? Ayan, pwede kayong magbasa sa Bible nyo. Sa chapter 7 lang naman yun. Ayan. Sa tingin nyo po, sino? Maganda pa naman yung prize. Galing, ano, OMF. Galing OMF Bookstore. Ayan. Nakita nyo na po, sino ang dalawang tribes of Israel na hindi kasama sa 144,000? Okay. Letter A, tama. Dan? Sino yung pangalawa? Yon, Ephraim. Sige, bigay ko na, mag-ina naman sila. So, bigay ko na yung prize sa kanila. Congratulations. Ayan, si Dan at si Ephraim. Sa tingin nyo po, bakit? Bakit hindi sila nakasama? Bakit ganun nangyari? Okay, kung babalik po tayo sa Judges chapter 17, ayan, hanggang 21, okay, nagkaroon po ng story about dito sa dalawang tribes na to na kung saan naging na-disqualify sila para sa role na to sa future, para i-welcome ang Messiah. Okay, Dan sinned by viewing the land God allotted to them as unacceptable. Naalala niyo po lahat ng mga tribes of Israel, binigyan ng allotment ng lupa. Okay, parang pamana, itong lupa na to sa inyo, ito sa kanya, ito sa kanya. Okay, ganun po yung nangyari dati. Pero si Dan, yung tribe ni Dan, sabi nila, ay parang ayoko ng lupa namin, parang hindi masyadong maganda, unacceptable to. So anong ginawa nila? Okay, umalis sila sa lupa na binigay sa kanila at naganap sila ng ibang lupain. Okay, grabe yun, no? Parang pinamanahan ka na, sabi mo, ayoko na ito.
Di ba? Parang ano, wala ka namang kagana-gana bigyan. So yun yung ginawa ni Dan. Okay? Ano naman ginawa ni Ephraim? Sino si Ephraim? Kilala niyo ba kung sino si Ephraim? Anak ni Joseph. Di ba? Meron siyang kambal na anak. Si Ephraim tsaka si Manasseh. Yan. So, si Manasseh ba nasa 144,000? Yes. Pero si Ephraim, wala. Bakit kaya? Yan. Kasi si Ephraim naman naging source ng idols. Okay? Ang ginawa nila, gumawa sila ng idols mula sa silver. Yan. Silver coins. Tapos, nag-form sila ng idols. Okay? So, at anong ginawa nila? Yan. Gumawa sila ng idols. Itong idols na to, ito yung binigay nila sa tribe ni Dan nung dumaan sila dun sa lugar nila. Okay? So, ang nag-umpisa ng idol worship sa yung sa ano generation ng ano ng 12 tribes si Dan tsaka si Ephraim yung tribe nila. Okay, so at dahil doon makikita natin na na-disqualify sila pagdating doon sa 144,000, hindi sila nakasama. Okay, nakita at may anong ibig sabihin nun sa atin? Makikita natin na even if there is God's plan na nakaset up na, okay, God can remove you if you turn away from him. Amen. At ito yung literal na ginto na naging tanso pa. Di ba yung Diyos nila, lalakaran mo ginto, pero gumawa sila ng Diyos-Diyosan mula sa silver coins. Yan. Mababasa nyo yan sa Judges 17 to 21. Okay? So nakita natin na dahil sa kasalanan nila, nawala sila dun sa pagliligtas or sa pagpapangalan dun sa 144,000. Okay. Gusto nyo pa na isa pang game? Meron ng prize si Ate Neri at si Kuya Jao. Okay, next! Ay, bago po pala yan, meron po palang verse. Pero bago yon, ito muna. Sinong tribe ang nadagdag sa 144,000 na hindi kasama originally sa tribes of Israel? Yan. Sino yung isang tribe na nakasama bigla? Wala namang ganong tribe dati. Hindi si tribe of David, walang ganon. Sino? Sino yung isang tribe na nadagdag? Pastor Lito, sino pa yung isang tribe na nadagdag? Parang pagbabasahin natin, kasi parang, di ba pag tayo, ay, sige, ito, sige, 12 tribes of Israel na to. Yung pala, meron palang mga nasingit doon na hindi kasama talaga. Sino po? Hindi, nandun si Zebulun talaga. Nandun din talaga si Levi. Si Levi, hindi siya kasama sa allotment, pero part siya ng tribes of Israel. Yung hindi talaga part ng tribes of Israel. Yes. Hindi rin. Part, anak siya ni, ano eh, di ba? Ni Jacob, si Simeon. Anak siya ni, so naging part siya ng tribes of Israel, si Manasseh. Sino yung isa? Hindi si Reuben. Sino? Si Retna? Wala, Ate Mitch. Sino? Benjamin? Hindi. Anak ni Jacob yun, bunso. Yun! Tama si kuya, si Joseph. Nabasa nyo, meron bang tribe of Joseph? Kasi hiniwala yon sa tribe of Ephraim tsaka tribe of Manasseh. Pero kung nakikita nyo doon sa 144,000, babasahin nyo doon, nakalagay doon ay 12,000 from the tribe of Joseph. Hala? Bakit may tribe of Joseph doon yan? Si Kuya, meron po kayong prize next week. Yun, so tama si brother, di ba? Tribe of Joseph. Wala naman talagang tribe si Joseph. Pero anong ibig sabihin nun? Yan. Anong ibig sabihin ng Joseph? Yan. So, Joseph, sabi dito, ibig sabihin ng Joseph sa Hebrew, he will add or he will increase. Yun. So, ano siguro sa tingin nyo ibig sabihin nito? Ayan, originally si Joseph, yung tribe ni hindi talaga tribe ni Joseph eh. Kasi tribe ni Manasseh tsaka tribe ni Ephraim. Bakit? Di ba naalala nyo nagkaroon siya ng double blessing? Yan, yun yung double blessing niya na nagkaroon siya ng equal lots para sa dalawa niyang anak. So naging doble yung pamana sa kanya, sa pamilya niya. Okay, so pwede din pala na makikita natin na si Joseph ay representation ng anak
niya na si Ephraim, tsaka pwede din si Dan. Pero bakit inallow ng Lord yon? So such a substitution allowed the Lord to retain the symmetry of 12 tribes while drawing attention to the tribes' joint contribution of idolatry in Israel. So, yan. So pag-aralan natin, bakit ba kailangan mangyari to? Actually, meron, sino po naniniwala na history repeats itself? Yan, history repeats itself. Yan, nakita po natin dito, okay, yung panahon na yon ng 12 tribes of Israel, may hari po ba? Wala pong hari. Kanya-kanya silang pamumuno, di ba? Kaya nga meron judges. Kasi pag meron silang kailangang authority, lalapit sila sa judges. Pero wala pong hari. Okay? So, anong nangyari? Okay, ano po yung nangyari? Ano po yung ano, yung deeper ano noon, deeper message noon? Yan. The apostasy of Dan and Ephraim represented the low point in Israel's history immediately prior to the Lord raising up a king from Bethlehem to deliver Israel from its sin. Yan. So, nung time na nagkaroon ng idolatry yung Dan tsaka Ephraim, okay? Wala silang hari. At ito po yung parating, kung babasahin nyo yung ano, Judges 17 to 21, makikita nyo yung interlude ng papunta sa 1 Kings. Ibig sabihin, maglalagay na ang Lord ng hari, okay, para mamuno sa kanila. Okay? This exact pattern will exist prior to the Lord's return over Israel at the end of tribulation. Okay, by excluding these two tribes from the list in Revelation 7, the Lord is pointing our attention back to the circumstance of the end of Judges, ang pinag-usapan natin kanina, and that He will address the nation's idolatry pagbalik niya. Ano ibig sabihin nun? Dahil sa kasalanan ng mundo, kahit na, di ba, yung pangako, yung promise, yung plan ng Lord nandyan, pero dahil sa kasalanan ng mundo, tumalikod ang mundo, sa Diyos, ano yung mangyayari? Babalik ang isang hari para ituwid sila. Ganun po yung nangyari sa bansang Israel nung bago dumating si Jesucristo. Di ba? Nagsimula dun sa unang king hanggang sa nag-reign na si Jesus. And likewise, ganun din yung mangyayari. Jesus the Messiah will return to the earth and show them who's king. Amen? Nagigets po ba yung history, yung pattern? Parehas lang yung nangyari nung dati na kung saan na tumalikod sila, nagkaroon sila ng ano, apostasy o ng idolatry, lumaban sila sa Diyos. Okay, doon sila nagsimula lumaban sa Diyos. At dahil doon, merong kailangang hari na bumalik para maayos sila. Likewise, ganun yung mangyayari sa doon sa panahon ng 144,000, kung saan pinakita doon na babalik ang isang Mesaya para ipakita na siya yung hari at ituwid yung kanilang idolatry. Okay? Amen po ba? Ano naman yun para sa atin? Anong mangyayari? Yan. If you are thinking of being in relax or satisfied of where you are, yon. Kailangan po natin mag-isip-isip. Ayan. Dahil ito po'y paalala sa atin ng Lord. Nasasabihin niya kung sino ang boss, kung sino yung hari. Amen. Kung sino yung dapat nating sundin sa buhay natin. Amen. Grabe na, ang dami po palang ano, pwede natin pag-aralan sa Revelation. Naalala ko nung itong verse na to yan, sa Philippians 2:12. Therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence. Ano daw sabi? Continue to work out your salvation with fear and trembling. It doesn't mean na nandito po kayo, o anak kayo ng pastor, o ang tagal nyo nang naniniwala sa Diyos. Eh, okay na kayo until the end. Yan. Philippians, Paul told the Philippian church, okay, to continue to work out their salvation with fear and trembling. So, wag po tayong masatisfy. Okay? It's a warning na kailangan hindi tayo tumalikod sa Diyos hanggang sa dulo. Amen po ba? Sino po ditong hindi tatalikod hanggang dulo? Amen. Amen. Alright. So, that is number two. And number three, okay, ano pa po yung matututunan natin? Yan. Bago yan, basahin po natin yung 9 to 12. Yan, Revelations 9 to 12. Yan. Actually, 11:54 na. So, sasabihin ko na lang. Yan. Revelations 9 to 12. Babasahin ko po mabilis. Yan. After this, I looked and there before me was a great multitude that no one could count from every nation, tribe,
people and language standing before the throne and before the Lamb. They were wearing white robes and were holding palm branches in their hands. And they cried out in a loud voice, Salvation belongs to our God who sits on the throne and to the Lamb. All the angels were standing around the throne and around the elders and four living creatures. They fell down on their faces before the throne and worshiped God. Verse 12 saying, Amen, praise and glory and wisdom and thanks and honor and power and strength to our God ever and ever. Amen. So, ano po yung matutunan natin dito? God can turn our sorrow into literal joy. Then you will worship. Amen po ba? Yan. So, makita natin dito, okay, ano po yung nangyari daw? Di ba, nakita yung 144,000 tapos sumamba sila sa Diyos. Okay, after nun, nakita yung mga multitude na, ano po nangyari? Yun, sila yung sumamba pala sa Diyos, sorry. So, after yung 144,000 na sinelyuhan, nakita daw nila yung multitude. Sobrang dami hindi nila mabilang. Okay, na nakaputi. At sila yung sumasamba sa Diyos na nagsabi, salvation belongs to our God. So, ito din yung mga tao na diniscuss dun sa chapter 6, yung sa fifth seal. Okay, kasama sila dito. Okay, so, kaya hindi ibig sabihin na maliligtas lang 144,000. Yan. Kasi after nun, sabi, nakita multitude ng mga tao na hindi mabilang. Okay, na nakaputi. So, meron isang religion, okay, na sinabi nila na sila lang daw yung maliligtas pag nasa kanila sila. So, nung mga 1940s, yan. So, ano kasi sila, yung population nila, palapitan na 144,000. Sabi nila, ay, kami yung maliligtas. Kami tong 144,000. Eh, kaso nung dumami sila ng dumami. Lumagpas na. Ang sabi nila, yung 144,000 sila, yung as elders, and then meron daw maliligtas na mga lower ranking people. Yeah, parang ganun. Pero, kung babasahin po natin ang Biblia, hindi lang naka-concentrate sa 144,000. Kundi dahil, yung kasunod nun, marami pang maliligtas na hindi mabilang. Okay? So yan ha. So alam nyo na po yung ibig sabihin. Pag may nagtanong sa inyo, ay 144,000 lang daw maliligtas. Hindi. Kasi pagkatapos nun, maraming mga tao na hindi mabilang na nakaputi ang naligtas. At sino daw yung mga nakaputi na daw na yun? Sila daw po yung nanggaling mula sa Great Tribulation or yan, Tribulation Saints or meron ibang translation yan. Kasi, di ba, until now, it's a continuous study kung pre-trib, mid-trib, or post-trib. Yan, marami po tayong ganyan discussions. Pero regardless, yan, regardless kung ano yung mangyayari, ang sinasabi lang dito, na even if on the other side of the earth, merong mga taong takot na takot sa wrath na about to happen, sa kabilang banda ng mundo, merong mga tao na hindi mabilang, kasama na 144,000, na sumasamba at nag-rejoice. Amen. Nakita niyo po yung difference nila. Yung grupong taong to gusto magpahamatay, itong kabilang grupo ng taong to nag-rejoice. Amen. And that is how God can turn our sorrows into joy. Amen. Itong mga taong daw ito nung fifth seal, sabi na, Lord, kailan mo kami i-avenge? Kailan mo kami pagtatanggol yung justice? Kailan namin makukuha? And pagdating sa chapter 7, binigay sa nila and they had the, di ba, yung meron, nagkaroon sila ng reason to rejoice. And anong ginawa nila pagkatapos sila nag-rejoice? Sumamba sila. Amen po ba? And right now, ganun din po yung gagawin natin. Amen? Sino po ditong merong mga problema pinagdadaanan, mga sorrows sa buhay? Amen? Sinasabi po ng Lord sa atin ngayon, God can turn it around. And it will literally give you joy na magbibigay sa iyo ng kahit ayaw ng katawan mo, mapapa-worship ka na lang sa Lord. Amen po ba? Gusto niyo po ba 'yon? Amen. All right. Okay, last 'yan. Ito po yung pangako ng Lord sa mga taong 'yon. Okay, na hanggang dulo hindi bumigay sa problema ng buhay o sa temptation ng kaaway sa takot na binibigay sa kanila. Sabi sa verse 15, therefore they are before the throne of God who serve Him day and night in His temple, and He who sits on the throne will shelter them with His presence. Yan. Ang sarap ng sheltering, no?
Yung bata kayo, naaalala niyo po ba yung nakakip-kip kayo sa mga kilikili ng mga magulang niyo? Yan, that is shelter, yung alam mong safe ka, alam mong walang problema mangyayari. Yan, kahit may problema, di ba usually kaya tayo gumaganon kasi may nakatakot. Pero dahil we find salvation, we find safety and comfort dun sa mga magulang natin. Di ba? Yun yung kaya tayo nandun. Likewise, ganun din to. Okay? Verse 16, never again will they hunger. Yun. Gustong-gusto na ito. Never again will they hunger. Never again will they thirst. The sun will not beat down on them, nor any scorching heat. Yan. Hindi mo na kailangan ng aircon. Verse 17, for the Lamb at the center of the throne will be their shepherd. He will lead them to springs of living water, and God will wipe away every tear from their eyes. Amen. Sino po dito ang naiiyak dahil sa hirap ng problema ng buhay nyo? Amen. Or meron kayong pinagdadaanan. Or naiiyak kayo sa takot sa pangyayari sa mundo. Amen. A promise of God is that He will wipe every tear from your eyes, from our eyes. Amen po ba yun? Grabe yung pangako ng Lord para dun sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Amen po ba? And that is why chapter 7 is something na nag-remind sa atin na ang revelation is justice served. Amen ba? It is a blessing for those, okay, na ang buhay ay na kay Kristo. And dahil dun, they will worship. We will worship. Amen po ba? Anong sa buhay po natin, marahil marami pong maraming pinagdadaanan. Okay, pero ang revelation reminds us that God is on the throne and He will give justice and mercy and He will wipe away every tear from our eyes. Amen po ba? Tayo po lahat ay tumayo and I would like to invite the worship team. Yan. Dahil alam natin na in the future, even in the present, God can turn things around. Okay? At dahil doon, mag-worship tayo sa Panginoon. Amen po ba? Amen? Yun lang yung natural na response ng katawan natin, ng buhay natin. Pag pinapagpala tayo ng Lord, lalo na pag ang buhay mo ngayon ay pinapagpala, dapat walang rason para hindi ka sumamba sa Diyos. Amen po ba? Amen. And if you are in a situation where you need God, okay, paparanas na sa'yo yan as you worship the Lord. Amen po ba? Alright. So let's just sing one song yan, and worship the Lord. Yan. Hallelujah. Yes, Lord God. We praise you, Lord. We honor you, God. Hallelujah, Panginoon. Yes, Lord. We thank you, Panginoon. Right now, Panginoon, ano man yung pinagdadaanan namin. Lord, if you are those, Lord God, that are blessed, at nakaranas, Lord, ng kabutihan mo, Panginoon. Salamat, Lord, for reminding revelations to us again. Dahil ito pong librong ito ay pinapaalalahanan kami, Panginoon, ng justice na parating, ng pagwawagi nyo, O God, at dahil ililigtas mo kami, Lord God, mula sa wrath na parating sa mundo, Panginoon. And Lord, kung ano man yung saya na nararanasan namin ngayon, Lord, it will be a reason for us to continually rejoice and worship you, Panginoon. Hallelujah, Lord God. And if we are those, Panginoon, na nangangailangan sa inyo, Lord, remind us, God. Thank you for reminding us, Lord, that revelation is your promise, Panginoon, of redemption, Panginoon, that you will wipe every tear from our eyes, Panginoon, na ikaw ang aming pastol na magdadala sa amin sa living waters, Panginoon. If you are sick, Lord, kung meron po kaming karamdaman na nararamdaman, Panginoon, we thank you, Panginoon, for you will give us healing, Panginoon. Sabi mo, you will bring us to living waters, Lord God. Yung source, Lord God, ng health, Lord God, source, Lord God, ng pagpapala nyo, Panginoon, ng nagagaling sa inyo, Lord. Lord, we thank you, Panginoon. And right now, Lord, we will just honor you and worship you, Panginoon. Dahil karapat-dapat ka, Panginoon. And like this, multitudes, Panginoon, sasama po kami, Lord God, na magsasabi ng you are worthy, Panginoon, at purihin ka, O God. Hallelujah, Lord. Come on, church. Let's worship the Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Oh, let's sing hallelujah. Hallelujah.
to sing hallelujah. Sir God, we will continue to worship you, Panginoon. Lord, and we will worship you, Lord God, amidst, Lord, sickness and diseases, Lord, amidst poverty, Lord, amidst chaos, Lord, and alam po namin, ikaw ang Diyos na nasa trono na kaya magbigay ng solution sa aming mga problema, Panginoon. Lord, we honor you and we worship you, for you alone are worthy, God, for you alone, Lord God, deserve, Lord, all this, Lord God, even our lives, Lord, our aspirations, our dreams, Panginoon, ang lahat sa amin, Lord God, ay, Lord God, deserving ka, Panginoon, and we just give it to you, Panginoon. Lord, thank you for this reminder, Lord God, and we will, Lord God, make this, Lord God, give us a reason to worship you every day of our lives, Lord. We thank you, Lord. We bless you, God. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Okay, praise the Lord. Hallelujah. Excited po ba kayo na patuloy po nating pinag-uusapan yung Book of Revelation, no? Kasi po, napakasarap po na actually hindi po lahat po ay nakapagbasa ng Book of Revelation, di ba? Pero ngayon, hinihimay-himay natin every chapter ng libro. At tulad nga ng sabi po ni John the Beloved, sabi niya sa Revelation 1:3, mapapalad daw yung mga bumabasa ng aklat na ito na nakasulat, sa mga nakasulat dito at mga nakikinig ng propesiya at tumutupad sapagkat malapit nang maganap ang lahat. So, ibig sabihin, mga kapatid, ang Book of Revelation is something na hindi lamang po yung information ang makukuha natin. Hindi po pagalingan po, ha? Kundi ano? Palinisan ng buhay. As we read the Book of Revelation, nagkakaroon po tayo ng transformation ng ating buhay. Alam niyo po, napakalaga, hindi po yung theology ang mahalaga po, kung how can we apply the Word of God in our lives. Kaya nga, kumisan, hindi po natin perpekto yung mga bagay na nakasulat sa salita po ng Panginoong Diyos. Pero isa lamang po ang perpekto, ang Diyos. At siya yung nagbibigay sa atin ng kaalaman upang isagawa natin at isakatuparan natin ang lahat ng mga nakasulat. Kaya sabi nga po ng Bible, sabi ni Jesus sa Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, but by the words that proceeded out of the mouth of God. So this morning, tayo ay magsasalo-salo muli tulad ng pangako ng Panginoon bago siya umalis na ang banal hapunan ay dapat po nating isagawa every time na tayo nagkakatipon, maawit, sumasamba sa Diyos, nag-aaral ng salita ng Diyos bilang pag-alala sa kanyang kamatayan, muling pagkabuhay, at sa kanyang muling pagbabalik. So napakahalaga na malaman po natin ang banal na hapunan ay isang banal na gawain na dapat pong pahalagahan ng bawat isa. Sinasalamin po nito ang pagdurusa ni Jesus 2,000 years ago nang siya po'y namatay para ipagkaloob niya ang kanyang buhay sa bawat isa sa atin upang tayo
ay magkaroon ng buhay na ganap at kasaya-saya dito sa lupa habang inaantay natin ang kanyang maligayang pagbabalik. So this morning, tayo po ay dadako sa ating dadako po tayo sa panalangin upang tayo po ay lumapit sa Diyos at magpasaliksik sa Diyos upang tayo maging karapat-dapat tumanggap ng banal na hapunang ito. Sige, tayo pong lahat, tayo muka tayo ay manalangin sa Panginoon. Dakilang Diyos, aming Ama, sa pangalan ni Jesus, marami pong salamat sapagkat ang iyong salita ay buhay tulad ng sinabi mo sa unang 1:9 na kung ipapahayag namin ang aming mga kasalanan, ikaw ay tapat at banal na kami ipapatawarin at lilinisin mo kami sa lahat ng aming mga kaliwan. Baspasan mo ang dalawang elementong ito, ang tinapay na nagsisimbolo ng iyong katawan at ang kopa naman na nagsisimbolo ng iyong banal na dugo. Patuloy mong pagharian ang aming mga buhay, patuloy mong pangunahan, pagpalain at gamitin para sa ikalalaganap ng iyong gawain dito sa lupa. Patuloy naming maranasan ka araw-araw sa aming buhay sa pagpapatuloy naming pagsasagawa ng lahat ng iyong pinag-uutos. Maraming salamat aming Ama. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige, taas po natin ang tinapay. Ang tinapay na ito ay simbolo ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo na nabayubay sa krus ng Kalbaryo para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan at para din sa kagalingan ng ating mga sakit at karamdaman. Tanggapin po ng bawat isang tinapay na ito na nagsisimbolo ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Tanggapin po ng bawat isa. Taas po natin ang kopa. Ang kopang ito ay simbolo ng banal na dugo ni Jesus na siyang tumulo sa krus ng Kalbaryo para sa paglilinis ng ating mga kasalanan at proteksyon natin laban sa umiiral na sakit at karamdaman sa ating kapanahunan. Tanggapin po ng bawat isa ang kopang ito na nagsisimbolo ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Tanggapin po ng bawat isa. Panginoong Diyos, marami pong salamat sapagkat patuloy ka naming nararanasan, patuloy naming natututunan ang mga aral na itinuturo mo sa bawat isa sa amin. Dalangin po namin, everything na nareceive po namin sa umagang ito, Lord God, ito'y ibabahagi namin sa iba upang sa gayon magkaroon din sila, Panginoon, ng kalayaan, magkaroon din sila ng kapangyarihan na sa pamamagitan mo, Panginoong Jesucristo, ay magkaroon sila ng tunay na kaganapan sa kanilang mga buhay. Pagpalain mo, O Diyos, ang bawat isa sa amin, patuloy naming maranasan, Panginoong Diyos, araw-araw ang pagsama at pangunguna mo. Marami pong salamat, aming Ama, at sumaating lahat ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagpapala ng ating Panginoong Jesus, at ang patuloy na pangunguna ng Banal na Espiritu sa ating mga buhay. Tapos na po ang ating gawain sa Panginoon. Umayo tayo na may kagalakan, may kapayapaan, may pag-ibig at kapangyarihan sapagkat kasama natin ang ating Panginoong Jesucristo araw-araw. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Bago po kayo lumabas, announcement po, patuloy po natin ipag-pray yung bagong lugar na ibibigay ng Panginoon sa atin. Amen. Magkakaroon na po tayo ng sariling lugar. So tomorrow, may pupuntahan po kami. Ipag-pray nyo po. Kasi alam nyo po, dito po sa Cubao vicinity, ang rentahan po rito is 1,000 per square meters. So kung 100 square meters ang kukunin natin, so 100,000. Tama po ba yun? Sige, upo muna kayo. So ibig sabihin, sa tingin niya ilang mag square meters to? Mga tansya nyo, ilang square meters? Ha? Mga 200, no? O 300? Siguro. At 250, ano to?
to 250 to. Pero alam nyo, may bibigay sa atin si Lord 200. Yes. Amen po ba? Ibabad nyo po sa panalangin ngayong gabi. Sapagkat naniniwala po tayo, if God leads, He provides. Sabi nga ni Jong, if we have vision, we have provision. What is our vision? To win souls and make disciples and to church plant. Tama po ba yun? So meaning, ang gagawin natin para sa kaharian ng Diyos. Amen? Walang mahirap, walang imposible sa Panginoon. Amen? Basta ang mahalaga, sama-sama po tayo. Lalaban tayo for the glory of God sapagkat naniniwala po tayo. Open heaven, ang LIfegiver Cubao ngayon. Amen po ba yun? Purihin ang Diyos, pagpalain ng Panginoon tayo.